nag-ano, nagtatrabaho ka, tulong kung baga. Ngayon, tayo, kahit naman tayo naging ganito sa mga ibang bansa, 100% meron tayong pinag-aralan. Di naman tayo yung bopol na nakapag-abroad. Lalong-lalo na, pag you cross country from another country, katulad ng Canada, there is a 72 units at least na nag-college ka. Or equivalent noon, high school graduate ka sa Canadian curriculum. Ngayon, lahat, ibig sabihin, lahat ng nag-move dito sa Canada na galing Pilipinas, nang galing sa ibang bansa, nag-cross country, they have gone through the curriculum assessment. Hindi ka bisang high school graduate ka. Tinignan nila mga diploma, mga proof of schools na ano, na nagtapos ka ng at least equivalent ng high school level dito, high school graduate ng Canada. Ngayon, kahit naman tayo ay mga katulong dito, no? Ibig sabihin, taas ang bandila natin na may pinag-aralan din tayo kahit papano. So, in short, when they know, some people are kasi ay they are a little bit racist, ano ho? They underestimate yung lahi natin. Unang-una, we have a heavy accent. Nag-English tayo ay more better, may mga ganun pa doon, no? More better o kaya naman kahit naman ewan ko lang bakit ganun naman po kasi ang mga ano natin, and then they sometimes underestimate us, ano ang isip nila sa atin. And then, somehow, I've started my lending business din po dito when I was a nanny, wala pa po akong status. No, sabi nga ng mga employers ko noon, Abby, what the heck, you are too ambitious, di ba? Pag sinabihan kang ganun, although it's a joke, minsan sarcastic na joke yon kasi ibig sabihin wala silang believe sa'yo. Pag apektado ka sa mga ganon, sabihin mo, okay lang, tawanan mo lang. Kasi hindi ka pa naman kasi kilala. Don't expect, in a perfect world, they will appreciate you. People will be pleased when they see you. Kahit lalong-lalo na pag brinodcast mo sa kanila, uy, ito pangarap ko dito sa bansang to, right? Banyagang bansa. May pag-asa ka ba? Eh, dayo ka lang dito. Halos ganon ang sasabihin sa'yo. But, if you take the challenge, no, and you are very determined to take a step na talagang kaya ko yan, di ba? Eh, sabi ng isa employer ko doon, sabi niya, wow, what are you gonna do? You're gonna run a financing business. Eh, what are you gonna do? Magdadala ka ba ng mga guns mo, may baril para takutin mo yung mga uutang na tatakbuhan kayo, mga ganon. Sarcastic ano, jokes. But I said, no, not necessarily, right? But I do believe, you know what? I do believe na pagka pinakitaan mo ang mga kababayan mo, sarili mong kadugo, pakitaan mo ng maganda yan, they will uphold you. Hindi ni kanila yan takbuhan. Hindi kailangan ng guns o baril. O, sabi ko sa kanya, oh, you're too ambitious. Alam mo nangyari? Mga lawyers yan, employers natin yan eh. Mga lawyers, doctors, magkabarkada yan. Then I ended up, I'm running my business, and then sabi ko, after a decade na, kasi I got here in 2008. So over a decade, nandito na ako sa sitwasyon na pinagsabay ko yan eh. Yung technology at the same time, yung traditional business, pinagsabay ko po yan in start. And then nasa sitwasyon na ako na ayun, halos ka-level ko na rin sila, although they are lawyers, they're doctors or whatsoever, professional sila dito sa bansang ito. Kumbaga, nasa white collar job sila, ako naging katulong. Now, here's the battle. Ang Juan. Sabi ko, sabi nila, Abby, can you imagine doctors, white collar job, sasabihin nila ngayon, no? Nasa sitwasyon na ako, nasabihan nila, hey, pwede ba kaming kasi ni-invite ko rin sila sa bahay ko. Sabi ko, let's do barbecue. Dalhin mo mga alaga ko. Mga anak ko rin yan. Diba? I consider them, may mga sariling mga kwarto nung babies pa sila. May mga kwarto sila sa basement ko, no? Pagka inaantok yung mga bata, syempre inuwi ko yung mga alaga ko, no? Sa bahay ko. And then, inaantok yan. May sarili silang mga cribs. Sasabi ng alaga ko, binatil yun na ngayon. Sabi niya, what? My crib is still there in your basement. Finold ko lang yung crib mo. Right? Yun. Mahal ko mga anak nyo regardless, no? Na wala na ako sa inyo, mahal ko. Ang sabi ng mga amo ko, no? Pagka nagbabarbecue kami sa bahay ko, sabi na,
Pwede ba, Abi? Makisosyo naman kami sa negosyo mo. Magbigay kami sa iyo ng tigwa 1 million. Ano sabi ko? No, thank you. Kasi alam na alam nyo. Prangkahan ha. Alam na alam nyo, nag-start ako sa 3,000. Kung ano yung sinasahod ko nung araw sa inyo. Diyan talaga ako namuhunan. 3,000, million ang ino-offer mo sa akin. No, thank you. Sabi ng isa, kinurot niya ako, pambihira ka naman. You are too much. Sabi niya, parang anyabong mo na ngayon. Sabi nila, parang pa-happy hour. Ay, paano ba? Yung bang aano, sasapakin ka pa ng pag-anon, di ba? Yeah, abat ayaw mo. Binibigyan ka namin, namin ng pera. Sabi ko, naalala mo, ang per hour ko lang nung araw sa'yo, $9.62. Sabi mo, magdala ako ng goons. Nagbiro din ako. Sabi mo, magdala ako ng goons para lang maningil ako ng pautang ko. That proves na hindi ko kailangan ng baril para takutin ang tao. You know? Sa culture ko, sabi ko, kung mabait ka, kung hindi ka nagpakita ng masama sa tao, hahanapin ka ng mga yan kahit wala kang baril. Lalo pa, pera ang negosyo ko. Sabi ko sa kanila. Sabi, to be honest with you, maraming bangko ang nag-o-offer ng hindi lang milyon. They want to tie up with my business. Ano sabi ko? No, thank you. Because I do believe na kahit 3,000 lang ang pinuhunan ko, I can make that a big number. Hindi ko kailangan ng milyon ninyo para mapalago ko ang isang negosyo. Diba? Pero ito ang ano sitwasyon. Tawagan niyo ako kahit saan nasaan ako sa ano dito as long na nandito ako sa Canada anytime pagka kailangan niyo ako para sa mga anak niyo I will be there dalhin ko sila sa mga activities nila mag-swimming mag-day out mag-outing kahit ano sabihin niyo lang sa akin hey Abby pwede bang pick upin mga anak ko sa school anytime nandiyan ako available sa inyo ganyan ko kamahal ang mga anak niyo. Ni-reject kita, sabi ko sa lawyer kasi sabi niya, why did you hire a corporate lawyer? Eh, dapat ako ang hinire mo. Employer mo ko, di ba? Sabi niya, galit sa akin. Yung bang nagtampo? Sabi niya, nag-hire ako ng corporate lawyer para sa negosyo ko. Eh, corporate lawyer siya. Hindi ko pa siya hinire. Sabi ko, kasi kailangan ko ng fresh graduates. Yung mga, kumbaga, mga latest na ano, kagagraduate lang kasi sila naghahunting pa lang ng mga opportunities din katulad ko nung araw. Ikaw, marami ka ng experience. You are so very famous. Marami nang nag-hire sa'yo. Experienced lawyer ka na. Wala akong pambayad ng retainer's fee unang-una kasi kailangan mo may pundo akong 10 mil sa iyo. Eh yung mga corporate lawyers na kagagraduate lang, kahit wala akong ipundo sa kanila pera, tatrabahuin nila na maayos yung paggagawa ko. Sabi nila. Pero, kahit saan ako, nasaan ako, sa ano, tawagan mo ko, na kailangan kita sa anak ko, emergency or whatever, nandyan ako sa pintuan mo. Kahit patulugin mo mga anak mo sa bahay ko, meron silang sariling kwarto. Sabi ko sa kanya, grabe, ganyan ko kayo kamahal. Kahit walang kondisyon na pera, mahal ko kayo kasi para ko kayong mga pamilya. Parang anak ko, yung mga anak mo na alaga ko nung araw. Sabi ko sa mga amo ko, sabi, grabe talaga si Abby. Kakaiba tong babaeng ito. Kaya sabi niya sa mga ibang Pilipino, yan si Abby ang unang nani na nakita ko na matapang yan. Pupunta yan sa interview nung araw. I-interviewin ko ako yung amo. Siya yung mahaba, may 3 pages na papel. Imbis na ako yung mag-interview, siya yung mag-interview sa akin. To, sismisan din ng mga puti, no? Sabi nila, anong tinanong sa'yo? Sabi nung dalawang amo. Ang tinanong niya, if something happens to your kids, how are you gonna react? Ano ang pakiramdam mo pag halimbawa nag-biking kami ng anak mo, nagalusan yung bata? Anong gagawin mo sa akin? Ano yung feeling mo as a mom? Sabi ko ah, diretsahan, di ba? Kasi may mga, kasi tayong mga nanay, pagka nagalusan anak natin, tayo ang unang masasaktan, di po ba? Malinaw yun na usapan. Yan. Susulat ko sa listahan ko. Yan, ang sagot mo nung araw. Para walang gulo. O, di ba? Pag nangyari yon along the way, as I work with you,
kailangan anuhan mo ako, back upan mo ako, kasi pag we are not at the same page, di natin pinag-usapan, eh hindi maganda ang kwan, magiging relationship natin sa bahay mo. Sabi ng pulis, ay grabe yung si Abby, walang takot yan sa pulis, kahit pulis ako na amo, ako ang in-interview ng nani na yan. Sabi nila, tawanan sila, pero sabi ko, it's fair. Kasi anak mo yan, di ko naman anak. Diba? So ganyan lang po ang buhay, no? Parang gulong, sabi na kasabihan po yon. Totoo pala yon. Nag-start din ako na, sabi nila, inaakusan tayo, tanga ka, naniniwala ka sa scam, kung ano-ano. Way back then, diba, na-mention ko po ang sahod ko, $9.62. Eh, kung naglaan ka ng 200, $200, way back then, 2010, ibinili mo yun ng Bitcoin, magkano na po ngayon yun? Yan. So, kahit pa paano, meron kang huhugutin, di ba? Sa, well, hindi ko po sinasabing ang ikinayaman ko yung Bitcoin. Pero it's a part of it. Oo, naamin ko. No? A part of it, hindi po ako makakapag-operate ng other businesses kung wala po kong paghugutan. May, yung husband ko po ay isa siyang telecom engineer, may sarili lang din siyang negosyo. Pero, ibig sabihin, ako po yung isang Pilipino na hindi mo dapat i-kwan, hindi mo i-rely lahat sa partner mo kung ano yung plano mo. You have to learn how to stand on your own. When it comes to ambitions, mga goals natin, i-try nyo rin na sustentuhan yung sarili mong pangarap, hindi lang yung iniaasa mo sa iba na ano, ibang tao. I mean, I'm not saying na ibang tao yung kapartner mo, but at least hindi ka, kumbaga, liability. Iba po kasi yung isa kang asset at saka isa kang liability. Alam po natin yan. And ano ho? So, kailangan may contribution din po tayo kung talagang determinado tayo na makamit yung mga pangarap natin. Yun lang naman ang ano ko. Sharing lang po ito, ano ho? Para ano, I'm not trying to say na sometimes iniiwasan ko pong mag-discuss tungkol sa mga ganito dahil it's too personal. But for the sake of inspiring, kailangan din natin minsan bigkasin, no, i-announce na ganito ang buhay para meron basihan yung ibang tao na takot to take steps, no. Kasi nga maraming mga yun, nagiging defense mechanism ng ibang tao yung mag-decision sila, oh, nakikita na lang nilang maganda yung ino-offer natin and then they will still withdraw kasi nga takot sila na, ah, baka kasi may scam tayo. Sometimes, nagiging defense mechanism, actually, yung iba, wala silang talagang ipupuhunan. Kaya, it's easier to say, ah, ayoko niyan kasi scam. Pero mali yun. Huwag naman sana nilang sabihin scam na lang. Sabihin na lang, be honest. Sabihin natin na talagang walang-wala, gustong-gusto ko. When I hear those kind of people, I'm very willing to, hey, pwede kitang i-spare ng kahit kunti pang i-startan mo lang. Kasi sa totoo lang, sa totoong buhay ko, no? Nag-start lang naman ako sa 200. And look what happened. Yung 200, hindi mo akalain. Magiging ano pala yan, tulay ng pagkakaroon mo ng mas magandang horizon, yung mas magandang ano mo, kikitaan mo ngayon ng medyo nakadulot sa'yo ng pag-alwan. Diba? So that proves na, diba, hindi mo lang, you will never know na magbaligtad pa lang 200 mo na minamaliit nung araw sinasabing scam, eh iba pa lang kinahinatnan. So I do believe in that. Kaya tingnan niyo po yung positivity ko po dito sa yung optimism ko po dito sa mga ginagawa natin tulad ng Planet IX. Maganda. Kasi you will never know na kahit pa paano nasa process na tayo na ginagawa na natin kaysa naman later on saka pa lang natin gagawin kung may nag-prove na mismo, nagkaroon na ng pruweba saka pa lang tayo gagalaw, di ba? Tayo na yung gumagalaw, eh. Kaya yan, antayin natin, tulong-tulong tayo, yun ang nakakatuwa. Hindi nakatulad nung araw na ako lang mag-isa, no? Yung ako lang nagsusubok ng mga ganon, sabi ko nga trial and error ako nasubukan, nawalan din ako, sumugal din ako. Yun bang pagkakataon na, oh, nagkaroon na ako ng Bitcoin, nakalimutan ko naman password, nasan kayo yung email? Diba? Ako yung mga sitwasyon na ganon. And it happened to many people. Pero kahit pa paano, awa ng Diyos, hindi po totally nawala yon. And yan, tuwang-tuwa ako. Kaya pag sabi ko nga, hindi naman biro, it's real. Pagka sinabi ko sa mga friends ko, no, mga skeptical, pagka sinabi ko,
Maniwala ka naman. Kasi pag ako nang nagsabi, bihira lang ako nagmimintis. Pag sinabi kong ganun, yun na sila, nag-iisip na. Kasi alam nila eh. Pag ako na mismo nagsabi sa'yo, maniwala ka na. Kahit duda ka, maniwala ka na. Kasi bihira lang ako nagmimintis. Sabi ko sa kanya. And they do, no? Nag-try sila kahit papano. And when we inspire people like that, sasabihin mo, okay, isa na naman, may puntos na naman ako natulungan isang kaluluwa dyan, isang tao dyan. Kahit papano. Yan. Sharing lang po. And I hope na ano, lahat ng mga ganitong usapan natin, malay natin, baka may nakakarinig dyan na hindi pa masyadong, kumbaga, malakas ang ano, ang pag-asa or determination sa mga ginagawa natin, medyo nape-persuade pa sila, nag-shaking pa yung mga ano nila, then don't be. Kasi nga, kumbaga, hindi naman million yung mawawalan nyo eh. Ano lang, pang pera nahahanap, di ba? Pero yung oportunidad, yung pagkakataon, yung posibilidad na ma-miss mo yung ride na iyon, eh dahil lang sa kapuprotekta mo sa kung anong meron ka, natatakot ka to take the risk. Eh, yung pala na palampas mo yung pagkakataon, eh sayang sa ano, sa bandang huli, sa, ito yung sasabing sayang, sana nag-ano na lang. I should have done this, such and such and such. Eh, hindi mo mababawi. Anything that came by, hindi na yun babalik. Babalik siguro in a different situation, pero yung babalik, the same oportunidad, wala na. Katulad ng nangyari sa Bitcoin. Ayan. Wala na pong sasabihin. Tapos na po ako. Salamat po. Thank you very much po, Mama B. Very ano po. Maganda po. Nakatulong po ng malaki sa amin.